Dandang bahay pa ang sinusuyod sa clearing operations ng militar sa Marawi City. Sa gitna nito, isang bombang patibong ang namataan. May unang balita live si Marisol Abdurrahman. Marisol! Igan, sa ika-64 days na, no, nabakbakan exactly today yan, ika-64 days na po, umaabot na sa 109 ang bilang ng mga tropa ng gobyerno na napapatay nga doon pa rin sa nagpapatuloy pa rin na gyera sa Marawi. Nasa 458 naman sa panig ng Mauti ISIS. At alam mo, Igan, ang isa nga sa nagpapahirap sa tropa ng gobyerno sa kanilang tuloy-tuloy pa rin na combat clearing operation ay itong mga IED na nakatinim nga doon sa mga gusali. Ito ang aktual na clearing operation ng tropa ng gobyerno sa isa sa mga gusali sa loob ng main battle area nito lang Biyernes sa Marawi City. Madilim ang lugar, pero nakita raw ng tropa ang nakausling wire mula sa isang sulok ng estruktura. Sa unang tingin, alam na raw ng mga sundalo ng pampasabog ang nakita. Kaya agad na inalis ang nasabing pampasabog sa nasabing gusali. Pag nalobat yung cellphone nila at hinila itong... Pag hinila tong string na to, or tong bag na to, dahil akalain na may laman tong bag, so possible na isa rin siyang type of switch. At saka dinetonate. These are very dangerous, whether from any ordnance na naiwan doon, or nilay nila, whether military grade or improvised, ay nakakapatay. Sabi ng Joint Task Force Marawi, karaniwang sanhi ng pagkamatay o pagkasugat ng mga tropa ng gobyerno ay dahil sa mga IED na marami pa rin daw sa ngayon. Sa katunayan, nasa 600 istruktura pa raw na nasa loob ng main battle area kailangan pang i-clear ng mga tropa. They are also using gasoline. They're using LPGs and other indigenous na nakikita nila doon sa lugar. Actually, kasama pati mga pako nga eh. Sa ngayon, may 109 na sundalo at pulis na ang nasuwi sa patuloy na bakbakan dito sa Marawi. Tatlong barangay na lang sa Marawi ang hawak ng Mauti ISIS Group. Lahat ito nasa sentro ng lungsod. Ayon sa huling impormasyon ng militar, nasa 70 mga terorista pa ang patuloy na lumalaban. Kahit na may mga lugar na clear na ng mga sundalo, hindi pa rin pinapapasok ang mga residente dahil delikado pa raw sa ngayon. Samantala, Igan, dahil hindi naman nabiro talaga ang mahigit 2 buwan na nga, ano, ang pananatili sa mga evacuation center, kahapon idinaan na lamang ng mga sundalo at pulis yung parang kanilang social debriefing, ano, sa mga bata sa pamamagitan ng paglalaro. So kitang-kita naman natin na kahit papano na mahirap ang kanilang pinagdadaanan, enjoy yung mga bata, no, dahil pansamantalang nakalimutan nga ang hirap ng kanilang sitwasyon. Ikinatuwa rin naman ito ng kanilang mga magulang dahil hindi naman daw talaga sanay ang mga batang yan ay yung nakikita na nag sisiksikan sa evacuation center sa ganitong kalagayan. Despite that, Igan, ano, na kahit may mga ganyang ginagawa sa kanila at kahit nabibigyan sila ng tulong na medical at saka yung mga relief goods na kanilang natatanggap, lahat sila, mapabata man o matanda, Igan, ay ang kanilang naisin pa rin ngayon ay makauwi na sa lalo madaling panahon doon sa Marawi City. Samantala, Igan, ano, sa press conference kahapon nga ng Joint Task Force Marawi, wala na silang ibinigay na deadline or time frame kung kailan nga nila ito tatapusin, pero tuloy-tuloy naman daw ang kanilang ginagawa para matapos nga ang gyerang ito sa lalo madaling panahon. Igan. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.